Desmayado ang pamilya ni Mary Jane Veloso nang hindi banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaso ng Pinay convict sa mga lumipas sa aktibidad sa state visit nito sa Indonesia. Depensa naman ng Malacanang, sensitibo ang kaso ni Veloso kaya hindi maaring basta-basta talakayin ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ako po ay nananawagan po sa inyo lahat po ng mga pari simbahan man. Lahat-lahat po na yan, suportahin niyo po kami. Sana po, makauwi na po yung aking anak. Sana po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po, tulungan niyo po kami. Ipaglaban po natin muli ang kaso po ng aking anak sa ating Pangulo. Hindi na napigilan ni Mang Cesar ang kanyang damdamin nang humarap sa isang prayer vigil at fellowship kasama ang ilang Christian groups. Ikinalungkot kasi ni Mang Cesar na hindi nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaso ng kanyang anak na si Mary Jane sa unang dalawang araw ng kanyang state visit sa Indonesia. Si Mary Jane ang Pinay na nasintensyahan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. April 2010 nang mahulihan si Mary Jane ng heroin sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport. Nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pero April 2015, besperas ng pagbitay, iniutos si President Widodo ang pagpapaliban sa execution matapos makatanggap ng abiso mula sa Pilipinas na naaresto ang mga trafficker ni Mary Jane. Iginigiit kasi ng Pinay na biktima lamang siya at inilagay lamang ang mga droga sa kanyang maleta. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na makakauwi ng buhay si Mary Jane. Maski hindi niya nabanggit yung kaso ng aking anak, maasa pa rin ako na sana pag-uwi niya, maisip niya at balikan niya yung aking anak. Si Nanay Celia nga, nakikita na raw ang pagdating ng anak sa bansa kasabay ng Pangulo. Nag-i-imagine na kami na parang kasama ni Marcos na iuwi si Mary Jane, ganun ba? Masaya-masaya po kami mag-asawa. Nabuhayan po kami ng loob. Pero ang migrante international, desmayado sa hindi agarang pag-aksyon ng Pangulo sa kaso ni Veloso. Mawawalan daw kasi ng saysayang state visit ni Marcos kung hindi niya kakausapin si President Widodo para bigyan ng executive clemency si Veloso. Anytime, no, pwede pa rin siyang ma-execute. Kahit na meron siyang temporary, grinant siya ng temporary stay of execution ng Indonesian government, no, para makapagbigay ng testimonya dito sa legal case, no. Hindi namin nararamdaman na may urgency, no? May sense of urgency ang Pangulo. Na hindi niya nakikita yung sense of urgency dito sa kaso sa pagpapalaya ni Mary Jane. Sabi ni Press Secretary Trixie Angeles, bagamat wala sa official itinerary ni Pangulong Marcos ang pagbisita kay Mary Jane, alam naman daw ng Pangulo ang kaso ng Pinay. Pero kailangan daw maging maingat sa pagtalakay sa issue. We cannot say more. We cannot say more than that. Whether we cannot even guess as to why, but because it is of such a sensitive nature, then we proceed with deliberation. Pero sabi ng palasyo, binanggit daw ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang Indonesian counterpart. Ayon kay Migrant Worker Secretary Toots Ople, ang Department of Foreign Affairs ang mangunguna sa paghawak sa kaso at magsasalita kaugnay ng issue. It has the institutional memory and knowledge from the start of the case. I'm pretty sure Secretary Trixie will agree with me on the importance of speaking with one voice on a case that has such very sensitive dimension. Sabi naman ni DFA spokesperson Teresita Daza sa News 5, maglalabas ng report sa Secretary Manalo pag-uwi ng Pilipinas para magbigay ng update sa kung ano ang napag-usapan sa kaso ni Veloso. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.